video sa TikTok ko na yung makalat na kusina. Makalat talaga yung kusina, as in, ka-video ko, tapos i-upload ko sa TikTok ko. Sabi ko, guys, look at the kitchen, ano, ay, alam ko na, lahat ng OFW na kasambahay, makakarelate sa video na to. Yun ang sinabi ko, tapos, may Arabic ako konti na sinabi doon na, sabi ko, makakalat sila, makalat yung mga bata, makalat yung amo, tapos, malakas magreklamo na makalat yung bahay, marami yung bahay, hindi naglilinis yung katulong. Ayun guys, yun, na-upload ko sa TikTok ko, tapos nakita ng kapatid ng amo ko, tapos sabi niya, sasabihin niya raw yun sa amo ko, isumbong daw ako sa amo ko. Sabi ko, maawa naman kayo, huwag niya ako, i-delete mo yung video, tapos hindi na ako isusumbong. Ang problema ko ngayon guys is, kumalat yung balita sa lahat nilang magkapatid, amo ko na lang mag-isa, hindi pa alam. Tapos inisip ko guys, ano nang mangyari sa akin pag malaman yun ang amo ko. Sabi ng kapatid ng amo ko, 5 years daw ako makukulong dahil doon sa video na yun. Kahihiyan daw nila yun. Guys, meteor advice guys. So, huli ma-watch niya itong video ko. Kailangan kong umuwi. Gusto ko nang umuwi. Ayaw ko mapahamak dito. May pamilya pa ako naghintay sa Pinas. Especially yung mga anak ko. Apat yung anak ko. Single mother ako. Gusto ko nang umuwi guys. Pakitulungan niya naman ako. Ayoko mapahamak dito. Ayoko makulong. Paano na lang yung mga anak ko? Pinagpunitan ako.